Paano nag-start 'yon sa Pilipinas? Paano interview? Hindi, yung ano muna, yung application sa inyo nakita mo, ganun. Saan nakita ko sa online sa work abroad. Work abroad. Tapos nag-apply ka sa EDI, ang agency. Para sa ano yung premium sa ano? Preliminary interview. Oh, yung parang ano, yung tapos then yung hintay niya lang ano ng message regarding sa mga anong gagawin namin. Para sa sulugan ako. Oo, ano hindi. Pag tapos ganun, pag nasa interview na, pag nakapasa ka na, walang kasi sa mga diretso ka na sa trade test. Mga ganun trade test and interview. Ah, oh, okay. So, doon ang ano. So, wala pang masyadong information doon regarding sa trabaho. Binigyan lang kami ng information regarding sa Finland nung during nung araw nung trade test namin sa interview. May mga training pa kayo sa Pilipinas? Wala na. So, ang nangyari lang, pina-trade test kayo. Pagkatapos ng trade test, nag-decide sila kung pasado kayo, hindi, ganun. So, yung nakalusot kayo, anong tumil na pinakay sa inyo? Medical. Ilang buwan kayo sa Pilipinas naghintay? Tagal. Wala ko lang tanong kami. Nag-delay tayo sa Pilipinas. Kasi nag-delay kami kasi nagkaroon kami ng problema sa system ng embassy. Malaysia. Embassy ng Finland. Nagkaroon ng problema doon sa system nila. Kaya medyo nagtagal lang tayo. Okay. Pero yung normal, mabilis lang mga 6 months. So nung ano, nung nakuha na kayo, nasama kayo sa listahan na hire kayo, ano mga information binigay sa inyo about sa magiging trabaho nyo? Wala, regarding sa trabaho wala. Tinanong ba nila yung mga ano, yung mga alam nyo, susina, yung gano'n ba, pagdating sa mga equipment, mga gano'n, wala lang nila. So hinire kayo, walang information na binigay. Wala. O, tapos, yung pangalan, kahit pangalan ng papasukan nyo, wala. Hindi ko alam kung diran sa amin, yung pangalan ko nyo napunta sa mga. Paano nyo nalaman yung mga papasukan nyo? Kung nandito na kami. Ano nandito na kayo? Saka lang kayo, yun ano? Saka lang nila sinabi. Saka ma-assign. Pero okay naman yun, ano? Okay naman yung pag-aasikaso nila sa mga titirahan nyo. Pasaran na yung ano? Oo, okay naman. Para sa akin, okay naman. Wala problema. Maayos yung sa batch namin kasi maayos yung sistema namin, maayos. Para sa akin ha, maayos yung nag-sistema sa amin. Saka halos lahat sa amin. Kasi ito ba, isa ka lang nasa loob. Lahat sa amin napunta sa main city. Ito ba nasa labas nyo? LCK, sa LCK lang. Diyan lang talaga. Ang lapad dali sa tablet. Dalawa lang na rin. Sa ano, sa personal na opinion mo, okay lang ba lahat nung ginawa nila para sa'yo? Para sa pag-hire sa'yo? Tunay! O merong kulang sa palagay mo? Ganun ko rin yung tiyakan eh. May hiling din eh. Para sa, so kung tatanungin mo ng personal, okay na sa akin. Tapos na, huwag na ganun kabilis mag-hire ang Finland eh. Kasi mataas din ang expectation ko sa Finland. Bato parang, yung experience ko parang hindi pa mamimiss sa expectation ng Finland eh. Pero yung muna nung natanggap ako, sabi ko, oh talaga, parang pwede pala. Kahit mga gandong katulad ko, pwede pala. Kasi rin pala makapasok sa country ng gandong katulad yung Finland. Okay. So sa madaling salita, para sa'yo, maganda lahat ng ginawa ng Barona para sa sa ano, employment mo dito. Sa akin, hindi naman ako graduate ng culinary. So based na lang sila, binigis lang talaga sa experience, sa life experience, sa trade chest, interview. Okay. So doon lang nila binigis yung application. Doon naman sa ano, sa trabaho mo. Sa tingin mo ba ano yung pinaglagyan nilang lugar o yung naging employer mo dito eh akma ba dun sa kakayahan mo ano sabihin natin tama ba yung lugar para sa iyo? Sa akin okay naman, sa akin wala problema sa akin. So maganda yung assessment nila lang paglalagay ng pwesto sa iyo. Okay. So yung okay ka dun sa pwesto sa trabaho. Dun sa loob ng trabaho sa mga kasama mo sa trabaho. Siyempre, hindi man may iwasan yung meron kakainisan ibang tao.
Eh, hindi mo iwasan yan. Pero, ang ina, sabi nga, umiisipin yun, yung nagtrabaho lang naman dito. Parang, ang habol mo lang din talaga yung sumakot. Oo. Hindi ka ba na-abuse? Hindi naman. Hindi naman ako, never ako na-abuse. Hindi ka, hindi ba dumadating doon sa point na feeling mo parang sobra-sobra na yung ginagawa mo tapos, hindi, I mean, sobra-sobra na yung tinatrabaho mo sa dapat mo lang gawin? So far, hindi naman umabot sa ganun. Hindi pa naman. Ang baga kasi, pang Pilipino kasi, natural kasi sa atin yung, ano, yung talagang pag nagtrabaho, trabaho eh. Paano mo marirecommend ang Barona sa atin, sa Pilipinas? Yung mo yung sagot mo, pre, ha? Nyari ka. Paano? Paano? Oh, kung i-rate mo ang Barona sa pag, pag re-recruit nila ng mga Pilipino papuntang Finland, ano may bibigay mo? 8. Hindi ba niya iwanan mo? Actually, talagang kinakalat ko sa mga tropa ko yung Barona. Kasi nga, sobrang bilis ng ano, process ng pag-hire. Mga viewers natin. Ang ano lang, ang... Siyempre, may mga ibang kulang, like yung sa language, talagang ano, hindi namin pinagdaanan. Pero masabi nga nila, kasi pagdating dito, matututo ka rin naman. Or pwede ka na mag-aral dito. So yun yung mga hindi namin napagdaanan. So yung meron mga bagay dito na hindi na ibigay na information sa inyo? Like sa work environment, mga ganun. Na hindi. Kasi nung first week namin sa Barona, first week namin dito, meron kami orientation eh. Inorient talaga kami regarding sa mga papasukan namin. So dito nalaman namin kung saan kami magpupwesto. Doon pa lang, iniinan na kami sa buong week niyo. I-inform na kami kung ano yung mga restaurant na kapasokan, ang company yung mga kapasokan namin. Talaga na-inform kami. Ano sa tingin mong kulang na hindi na ibigay sa inyo para magtrabaho rito? O bago magsimula doon sa trabaho niyo, ano sa tingin mong kulang na information na nagulat ka na at akin na ganito pala, ganon, anong kulang? Alam mo sa palagay mo. Sa pagdeob ko, alam na nila eh. Sabot pala sa akin. Sa akin wala naman eh. Wala talaga eh. Kasi nabigay sa amin yung one week na yun, nabigay na sa amin lahat ng information eh. Baga sa akin talaga, ano talaga ako na-amaze ako ng ganun kabilis mag-hire ang Finland ng mga tao sa Pilipinas. So overall, ang nare-rate mo 8. So overall, wala kang naging problema sa wala. Wala. Sa trabaho mo ngayon, okay ka. Okay, sir. Maraming salamat, sir. Yung pangbahay nyo? Oo. Sir, ano yung pangalan mo? Ako nga pala si... si Miguel. Hindi. Sige, seryoso. Ano yung... si Glenn. Glenn. Oh, ano yung sa tingin mong kulang? Siguro dapat ano, i-impose nila na magkaroon ng training na Finnish na language sa... Habang nasa Pinas pa sila, kahit yung basic lang kasi... Kasi pag natin dito, tutupad eh. So, ibig sabihin yung pagpasok mo rito, wala kayong training ng Finnish language, napakalaking hirap pagdating nyo doon sa pinasukan nyo. Oo. Oh, wala kayong training kahit sa mga ingredients. Wala. So wala kayong idea kung ano yung sinasabi nila by ingredients. Wala. Pero ang kagandahan lang kasi, minsan kasi marunong naman mag-invest yung mga... Pero nandun yung disadvantage. Kasi sa halip na makakilos ka, hindi ka makakilos kasi hindi mo alam kung ano yun. Hindi, meron sila binigay na ano na PDF file regarding sa papa Finnish language. Teka, tulad sa milk. Ano yung mga naka-include dun sa PDF file na yun? Mga basic language na ano. Oh, pero sa kitchen terms, wala? Wala. Hindi ko lang alam kung meron kitchen term yun. Oh, meron bang kitchen terms? Wala yata. Basic so basically, pagdating nyo rito, pagdating sa kitchen terms, zero kayo. Zero. As in, zero yung alam nyo. Ah. Pero merong PDF file doon na sa atin. Pinaka, ano nila, binigay sa food safety. Oh, yeah, food safety. So yun yung inano nila. Pero pagdating sa ingredients, wala. Saan kayo mag-start nun? Okay. So yun yung kulang. Sana man lang may training kayo ng ingredients kung ano yung mga ito, ano yung ginagamit. So yun yung sa palagay mong kulang. Sa siguro walang problema eh. Ang pinakaano doon yung... Communication. Communication. Dapat magkaroon ng mga basic na communication. Habang nasa Pinas, para pagdating dito,
kasi pwede naman sila mag-continuous ng pag-aaral dito kasi may libre naman. So sa tingin nyo, makakatulong yun sa inyo? Makakatulong yun doon sa mga bagong darating kung, oo, kung gagawin nila yun. Advantage nga yun pagka na, natutunan nila lang. Diba? So bukod doon sir, ano pang sa tingin mo? Ano pang sa tingin niyo? Ikaw Michael, ano pang sa tingin niyo kulang? Bye. Yung ano ha, yung kulang talaga na sa para kayo eh yung mga bago eh makasabay agad. Kasi mahirap yung ano eh yung sa pananaw ko ha, mahirap pumasok sa isang lugar. Especially bago ka, as in zero ka, zero knowledge ka pagdating sa ganun. So nandun yung ano eh, nandun lahat yung ano eh. Yung sabihin na natin na medyo pagagaanin yung mapapagaan ng sitwasyon mo. Mapapahirap kasi wala kang alam. Hindi mo alam yung kung ano to, ano yan. So sa tingin mo ano pa yung kulang? Sa akin, kalimitan kasi ang expected mga Pilipino pag pumunta rito, fine dining talaga ang pupuntahan. Hindi nila alam pupuntahan nila. Parang mga judges din na sa atin, you know. So kulang sa information about doon sa papasukan na trabaho. Kung ano yung anong klase ng restaurant yung pupuntahan nyo. So kulang yon. So mahalaga yon. Pagdating namin, dun, dito na sinabi. Sa Pilipinas, wala kang hindi po. Ang expect namin, fine lang yun. Pero honestly, upsetting ba na hindi nila nagawa yun na pagdating nyo, surprise yung pala yung papasunod mo? Yung iba, sa akin kasi, trabaho. Sa iba, siyempre, siguro. Nabigla. So maraming kayong kabatch na may ganung case. Meron mga batch. Sa Pilipinas. Oh. Marami kayong mga kaibigan na kabatch nyo na naging ganun ang case. Oo, may ganun. May isang kabatch kayo din. Sa Saudi, mahirap. Umuwi dahil dun sa ganun. Expectations. So ano pa sa tingin nyong kulang? Saudi? Glenn, ano pang kulang Glenn? Sa laki kong to. Hindi, sa akin, ano lang talaga yung sa language na talaga. Hindi ko alam kung natitake ko. Kasi yan sa trabaho naman. Sapok ka buti sa akin. Kaya naman ng mga Pinoy. Yung huli ng trabaho dito. Kasi yun nga lang kasi. Yung negation ng drive gawa ng lari. Kaya kailangan, habang nag-aantay sa Pinas ng visa, kailangan ng residence permit. Kahit magkaroon na sila ng program na nagpa-practice kayo ng language. Kasi malaking bagay. Pero meron naman, okay naman yung malakad ng baro. Medyo matagal din ng adjustment din kasi pag lalala pag wala sa kanya. Nasa court yung anak, oh. Okay. So yun lang masasabi mo, sir. Kaya may word na tinatawag eh. You should ask if you don't know. Always ask. So yun lang. Pero para sa akin, hindi mo kailangan ng Finnish language. Para sa akin. Kasi nakasurvive naman ako eh. Ang walang ganyan. Hindi kasi nung una, sabihin sa'yo, bangwan pala ako nun, pero... Balko simple eh. What is balko simple? Hindi naman ikaw. What is balko simple? I don't know. What is that? So ang problema, wala kayong training ng Finnish, pati dun sa ingredients, wala kayong hindi nyo masyadong alam yung iba. Tapos nakaka-encounter kayo ng hindi nag-i-English. So nagiging komplikado. Yeah, okay. So language. Language ang pinaka sabihin natin sige. Yun lang, wala na. Si Miguel, hindi naman ako optimist. Ah, yun. Di ba, sabi na optimist, di ba? Ang Spivey. Sabi ni Spivey, si Naroma paparo sa atin dito ng school, di ba? Pero hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Wala, hindi nangyari. Anong nangyari? Ang kayo maghahanap? Wala. Sa tingin mo, iyon yung isa sa mga pangako nilang hindi nila nagawa para sa inyo. Hindi pangako yun kasi obligasyon nila dapat yun. Oo, obligasyon. Okay. So iyon yung obligasyon na
isa yun sa mga obligasyon na dapat nilang ginawa na hindi nila nagawa para sa inyo. Kasi ang usapan nun talaga, yun naman yung rules nila, di ba? Sa bus nyo, pinag-aaral naman kayo, mula bus 1 to 7. Kami, ah, sila mama. Oo, oh, lahat pinag-aaral nyo mula bus 1 to 7. Sa Makati, nag-aaral sila. Pero hindi natin masisi ang barona kasi nakakalimutan daw na mga nahir nila. E di, ang sabi nila, pagdating sa Pinas, saka raw tayo pag-aaralan ng English. Kasi, mahal nga ang bahay sa Pilipinas eh. Dito ba libre? Dito libre dapat. Ang problema, hindi na tapad. Hindi naman kami pinag-aral. Hindi naman kami... So yun yung kinocomplain mo? Isa sa hindi na tapad. Hanggang ngayon, hindi pa kami marunong mag-finish. May takakulo. O wala na. Sige, sabihin natin sa ano, sa employment mo rito, ano yung sa tingin mong kulang na hindi nila nagawa para sa'yo? Isa yun. Bukod dun sa isa. Isa yun sa pinakamalaking big step yun. Na hindi nila nagawa para sa inyo. Kasi, first of all, kasi country nila to, ibang lingwahe, obligasyon nila yun. Diba? Hanggang ngayon, 2 years na kami dito. Hindi pa kami masyadong marunong mag-finish, di ba? Huwag ka mag-alala. 7 years na. So bukod dun sa ano, bukod dun sa pag-aaral ng finish, wala ka naman ng sabihin natin na masasabi na kakulangan sa ano, kakulangan sa obligasyon nila sa inyo. Wala naman, okay na. Mahalaga na may kita ng pera, sir. Wala naman, wala naman problema, bukod lang doon. Tsaka yung orientation bayad daw, hindi naman. Hindi naman orientation. Hindi naman sabi. Gago. So overall, paano mo ma-rate ano? Anong maibibigay mong rate kay Barona? So, overall, sa employment niya sa inyo? Employment company siya. Para sa akin ma-rate ko siya ng 8. So 8. Kasi sa tingin mo ba merong ang ano, merong mga dapat na pagbabagong gawin ng Barona pag sa susunod na pag-employ nila ng tao? Openness lang. Kailangan nila maging open sa hinahanap nila. Kung saan sila mapupunta. Kagaya saan? Anong pag-open saan? Open ng kung saan sila mapupuntang empleyado. Ibig mo sabihin kung saan kumpanya, anong duties responsibilities, anong klaseng environment. Tapos, yung mga dapat na responsibilidad na gawin ng Barona, gawin lang nila. Kasi may mga misa, may pagpupulang. Pero all in all, taste gap pa rin sa Barona kasi bigyan ng opportunity. Pero ganun pa man, mga pagkukulang pa rin. Na pagkukulang na pwede naman nilang maayos. Pwedeng ma-resolve, pwedeng gawa ng... Resolve, magawa ng paraan. So, sa madaling salita, sabihin na natin na kung may pagkukulang man na hindi nila nagawa, pero dun sa terms ng pag-hire sa'yo, o sa buhay mo... Okay naman, malaki yung pagbabago ng nangyari sa buhay naman. Pero kaya nga nasabi ko sa inyo, kanya-kanya ng pananaw. Hindi, I mean, sa buhay mo dito, hindi yung sa buhay mo dito, hindi ka ba... Kasi maraming mga kagaya natin na ano eh, na medyo nag-i-struggle sa sitwasyon eh. Maraming ganyan eh. Pero, based sa experience mo, na in-employ ka ng Barona, yung sitwasyon mo ba eh, napabuti... na kung i-compare mo sa ibang sabi natin yung mga ibang kapwa natin Pilipino na nagpunta ng ibang bansa, na kung i-compare mo yung sitwasyon mo sa kanila, sa tingin mo ba mas masasabi mong mas maigi yung kalagayan mo dito kaysa sa kanila? Mas maigi, mas maayos naman kahit papaano. So okay naman. So okay ka sa kanila. Okay, sir. Sige. Anong pangalan mo, Lou? Big Boy John. Big Boy John. Sige, salamat.